nakikitang taas singil sa tubig ang MWSS sa kabuuan ng paparating na El Nino. Nakikita rin ng mga otoridad na sasapat ang supply ng tubig, lalo't may ilang plano ng nakalatag para makatipid. Ang detalye sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Ayon sa PAGASA Weather Bureau, 90% na ang probabilidad na magsimula ang El Nino sa susunod na buwan at magpatuloy hanggang 2024. Sa kabila ng banta ng tagtuyot, tiniyak ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS sa pagdinig sa kamera ngayong araw na wala silang nakikitang taas singil sa tubig sa Metro Manila. Posible bang tumaas pa ang singil ng tubig sa panahon ng El Nino? Wala tayong nakikita na pagkakataon na itaas ang singil sa tubig. In fact, kanina, sinabi natin na every 5 years ang review ng ating regulatory office. At iyan ay hindi susunod pa yan sa 2028. Base sa report ng NAPOCOR, pasok pa sa normal level na 192.61 meters ang tubig sa Angat Dam, habang nasa 1.6 centimeters ang nababawas dito kada araw. At ayon naman sa dalawang concessionaire na Maynilad at Manila Water, walang problema sa supply ng tubig sa ngayon. Our water availability is it's a little higher. Hindi po ibig sabihin na may supply, hindi po mawawalan na interruption. Sa ngayon ho, nasa 80% pa lang ho kami ng 24-hour uninterrupted supply. Meron ho kami programa to bring this up to 100%. Bilang paghahanda, may nakalatag ng plano ang MWSS at bagong tayong tanggapan ng DENR na Water Resource Management Office. Move into a conservation program, a water conservation program for this year, even before the El Nino actually starts. This will definitely help us in terms of managing supply and demand in terms of water. Ayon pa sa MWSS, malaki ang maitutulong ng itinatayong Kaliwa Dam sa supply ng tubig. This will solve the demand and also the redundancy. Just imagine if something happens to Angat, wala tayong tubig. Kaya kailangan na meron tayong duplicate ng Angat para ma-assure tayo that there is water security for all. Dagdag ng water regulator na isaayos na nila ang memorandum of agreement sa mga indigenous people na maapektuhan ng pagpapatayo ng dam. At hindi rin daw sila magsasawa na ipaliwanag sa mga tumutuligsa sa proyekto kung bakit mahalaga itong maitayo sa bansa. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.